Today guys, magluluto tayo ng ginisang repolyo with chicken. Tara! Ayan guys, so tonight, simple dish ang ating lulutuin. Ginisang repolyo with chicken. So ito ang ating main ingredients. Ayan, isang buong cabbage, garlic crushed, and sliced onion. Meron tayong chicken, about 1/4 kilograms, or depende po sa dami ng chicken na gusto nyong ilagay. Meron tayong chicken cubes, oyster sauce, at bell pepper. And guys, tara, umpisahan na natin ang pagluluto. Guys, so ang una nating gagawin, papainit lang tayo ng ating pan or wok at ilalagay tayo ng about 3 tablespoons ng mantika. Ayan. Tapos ilalagay na po natin ang ating bawang. Ginagawa natin ang bawang. Sipuyin natin ng about 1 to 5 seconds. At isunod na po natin agad ang ating sibuyas. Hintayin lang natin sa loob na medyo maluto ang sibuyas. Bali ang sibuyas guys, pwede kayong gumamit ng white onion or red onion, depende po yan sa inyong preference. Okay, so ang next natin lalagay guys ay ang ating chicken. So sa chicken naman guys, depende kung anong klaseng tiwa ang inyong gagawin, maaaring pahaba, maaaring bite size, katulad po itong ginagawa ko. Itong hiwang ginawa ko guys ay bite size. So, sabihin lang po natin maluto muna ang ating chicken. Gigito lang po natin yung manok natin sa ating sibuyas at bawang. So, ang sa chicken naman guys, optional din po ito. Ang ginamit ko po dito guys ay yung breast part ng chicken. Pero maaari din po kayong gumamit ng chicken na meron pang mga buto. Pero ang suggestion ko guys, kung maggagawa kayo o gagamit kayo ng chicken na meron pang mga buto, ay pakuluan nyo muna ito ng about 20 minutes. Saka po ninyo pilasin ang mga laman ng chicken. Pero kung meron po kayong ready stock sa inyong mga ref, katulad na itong chicken na breast part, ito ba yung madali lamang maluto. So, ang susunod natin ilalagay guys ang ating chicken cube. Kaya lang po natin humalo ang chicken cube dyan sa ating sinosaute na chicken para po pagdagdag lasa sa ating luluto. Napakadali lang po na itong gawin guys at hindi masyadong mabigat sa bulsa ang ating mga ingredients na ginagamit. Kadalasan po itong mga ingredients na biniluluto natin guys ay matatagpuan lang po natin sa ating mga kusina. Yung mga stock po natin na minsan na hindi na po natin nagagalaw. Tapos lalagyan po natin siya ng 1 1/4 cup of water. Ayan lang po natin siyang kumulo ng about 2 to 3 minutes. Ayan.
So habang halfway po na kumukulo po ang ating water, nalagyan na po natin idagdag ang ating oyster sauce. Ayan. 1 tablespoon of oyster sauce, guys. So, magdadagdag din ito pampalasa sa ating niluluto. Hali lang po natin siya dyan. At patuloy lang po natin pakukuluan ito in a medium heat. Kita ninyo guys, nagkukulay na po yung oyster sauce sa ating sabaw. Patutuyuin lang po natin siya ng kaunti. Ang ating chicken po ay actually luto na siya from the time na sinotay po natin siya kanina, plus additional na pagpapakulo dito sa ating oyster sauce at sa kanyang chicken peel na nilagay natin dyan sa water. So, depende naman po yan guys sa inyo, kasi yung iba gusto nila ay maraming sabaw ang niluluto nila ginagawa sa repolyo. Ako naman guys, ang gusto ko ay yung medyo parang semi-dry naman ng konti. Pero hindi naman to yung tuyo. Meron pa rin pong sabaw. Ngayon guys, ilalagay na natin. Ayan. So after about 2 minutes, ilalagay na natin ang ating repolyo. Kailangan po natin haluin para mag-mix na po ang ating mga ingredients sa ating repolyo. At this point guys, idadagdag na po natin yung bell pepper. By the way guys, ang bell pepper nga po pala ay optional lamang. Maaaring ninyong lagyan, maaaring din naman hindi. Ngunit mas maganda kung makakakuha po kayo guys ng red bell pepper. Kasi bukod sa magpapadagdag po ito sa lasa ng ating nilulutong repolyo, nagdadagdag din po ng magandang kulay ang red bell pepper para mas magiging enticing po sa paningin ng kakain ang ating nilutong ginisang repolyo. Nagkataon guys, ang available lang po sa aking kitchen ay ang green bell pepper. At dahil hindi ko naman po alam kung saan ko na siya gagamitin at malapit na po siyang malamba, ginamit ko na po siya ngayon at isinabog sa ating ginisang repolyo. Ayan guys. So ngayon, ang gagawin natin, hindi naman po natin kailangan overcook ang ating ginisang repolyo. Simmer lang po natin siya ng about 2 minutes. Guys, yung medium heat. Tutunok po sa ating ginisang repolyo with chicken. Ayan, pili po natin ilalagay. Titikman na lang po ninyo kung tama na ang panlasa. Tarutagal po natin siya ng asin. Depende po sa inyong panlasa. Kasi nilagyan na po natin siya kanina ng oyster sauce at chicken cube. Subalit kung ito ay napatabang po ng tubig na inilagay natin, maaaring po natin dagdagan ng pagpalasa ng asin at ng paminta. Ayan. Ako po, generous po talaga ako gumamit ng paminta. Kaya matikikita ninyong marami po talaga ang paminta ang aking ilalagay. Dahil gustong-gusto ko po ang lasa ng paminta sa aking mga niluluto. Tuloy lang po
aso na ipit. Guys, di ba? Napakadali lamang lutuin at hindi pa mabigat masyado sa tiyan. Lamang sa mga taong nagdadayo, isa po ito sa mga magandang pagkain na maaari natin ihanda sa ating lamesa. Ayan guys, luto na ang ating ginisang repolyo with chicken. Bottles, popping bottles.